katotohanan sa biglaang pagtatago at pagkawala ni Gretchen Barretto sa social media. May hangganan rin pala ang tapang ng nag-iisang La Greta. Kung mapapansin these past few months, tumahimik bigla si Gretchen Barretto at halos hindi maramdaman ng kanyang mga fans. Ayon sa isang source, mismo ang kanyang longtime partner na si Tony Boy Cuanco ang nagmando kay Gretchen na manahimik at huwag munang kumuda sa social media, lalo na sa kanyang personal Instagram account. Nagsimula ito noon pang March 2022, kaalinsabay ng tila pananakot ni Gretchen kay Senator Bato de la Rosa dahil sa Senate hearing ng committee nito sa Senado hinggil sa mga nawawalang 34 na sabongero dahil sa talamak na isabong. Sa Senate hearing kasi, nagisa ang business partner at rumored boyfriend ni Gretchen na si Charlie Atong Ang, kilalang wedding lord at gambling lord sa bansa, na siyang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking isabong arena sa Pilipinas. At kapartner nito sa negosyo si Gretchen. Idiniin ng ilang whistleblowers na mga dating sabongero rin na nabiktima raw sila ni AA, ang alias ni Atong Ang na Big Boss umano na siyang nag-utos na sila ay dakpin. Todo deny naman si Atong Ang sa mga akusasyon sa kanya, bagkos ay dinawit nito ang pangalan ng ilang mga kakumpetensya sa isabong na siyang may mga posisyon rin sa politika. Habang ginigisa si Atong Ang sa pagdinig ng Senado, ang kanyang business partner at rumored girlfriend naman na si Gretchen Barretto ay rumes back sa mga senador, lalo na sa chairman ng komite na si Senator Bato de la Rosa. Using her Instagram story, binidyohan ni Gretchen ang kanyang TV habang nanonood ng Senate hearing at nilalait nito si Senator Bato. Mula sa pagsasalita nito na bakya at ang asta nito na para raw hindi senador, giit rin niya, grandstanding lang ang ginagawa ni Bato at hindi naman talaga nakafocus sa imbestigasyon. Nanawagan pa si Gretchen sa publiko na huwag umano dapat binoboto ang mga kagaya ni Bato. Maliban sa pandadaot nila Greta kay Bato, kine-question rin ni Gretchen ang mamahaling relo na suot ng senador. Aniya, saan raw nakakuha ng pera si Bato to afford such luxury watch? Ibinulgar rin niya na ipokrito raw si Bato dahil mismong ito ay tumatalpak sa isabong. Giit pa niya, may mga utang pa raw si Bato sa isabong at handa raw siyang ilabas ang listahan ng talpak at utang ng senador. Pinatula ni Senator Bato ang mga patutsada ni Gretchen. Aniya, hindi lang daw si Gretchen ang may karapatan na magsuot ng mamahaling relo na nagkakahalaga ng 85,000 pesos. Totoo naman raw na mahal ang kanyang relo dahil malaki ang halaga na 85,000. Pero para kay Gretchen, for sure raw, barya lang ito. Iginiit rin ni Senator De La Rosa na walang katotohanan ang mga paratang nila Greta sa kanya na siya ang tumatalpak. Kailanman raw ay hindi siya naglaro ng sabong. Sagot niya. Tapos sasabihin pa na meron daw akong utang. Sabi niya may balance daw ako. Paano ako magkakabalance? Never akong nagsugal. Never akong nagsasabong. Never in my life. Kahit once na nagbet ako sa sabong, hindi nangyari sa buhay ko yan. Iginiit rin ni Bato, wala raw siyang intensyon na gawing grandstanding ang naturang pagdinig dahil siya mismo naiirita siya sa mga kapwa senador na ginagawang grandstand ang kanilang Senate hearing para pag-usapan at magpalapad ng papel. Matapos ang sagutan ni Gretchen at Senator Bato sa media at social media, unang tumiklop sila Greta dahil na rin sa pagbabawal ng kanyang partner na si Tony Boy na magsalita pa siya. Lalo pat dawit ang pangalan ni Gretchen sa Pitmasters Live, ang isa sa mga isabong ni Atong Ang. Agad ginawang private ni Gretchen ang kanyang account.
Natigil rin ang pagdinig sa Senado dahil na rin pinagtanggol ni Pangulong Duterte ang benepisyo ng E-Sabong sa ekonomiya ng bansa dahil kumikita raw rito ang pamahalaan. Pero batay rin sa pagdinig ng Senado kung tutuusin, barya lang ang kinikita ng gobyerno kumpara sa bilyong pisong kita ng mga E-Sabong operators. Pero dahil kinatigan ni Pangulong Duterte ang E-Sabong, sinunod ni Senator De La Rosa ang kanyang boss na itigil ang pagdinig sa Senado. Pero kamakailan, nagbago na ang desisyon ni Pangulong Duterte. Inanunsyo nito noong May 3 na matapos ang masusing pagsisiyasat ng kalihim ng Department of Interior and Local Government na si Secretary Eduardo Anyo, tigil na ang operasyon ng E-Sabong sa bansa. Pahayag ng Pangulo. The recommendation of Secretary Anyo is to do away with E-Sabong, and he cited a validation report coming from all sources. So, it's his recommendation and I agree with it. It is good. So, E-Sabong will end. Matapos suspindihin ng pamahalaan ang operasyon ng E-Sabong sa buong bansa, naglipa na naman ngayon ang mga illegal na online sabong. Ayon kay PAGCOR e-gaming licensing and regulation vice president attorney Jose Tria, na monitor nila na naglabasan muli ang mga ilegal na e-sabong matapos suspindihin ang operasyon nito dahil sa utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Tria, batid nila na kapag sinuspindi ang operasyon ng online sabong ay lalaganap ang illegal na operasyon ng iba at sasamantalahin ang pagkakataon para kumita. Ani Attorney Tria, nalulungkot sila na napupunta lang sa mga may-ari ng mga illegal na e-sabong ang milyong-milyong kita nila araw-araw pero walang napupunta sa gobyerno. Inihayag pa ni Attorney Tria na inimpormahan na nila ang mga otoridad hinggil sa ilegal na operasyon ng e-sabong at ngayon ay naghihintay na lamang sila ng kanilang aksyon. Inamin ng PAGCOR na daan-daang milyon ang kinikita nila sa e-sabong buwan-buwan at malaki ang naitulong nito sa pamahalaan lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ipinag-utos na rin ni Philippine National Police Director for Operations, Police Major General Valeriano De Leon, sa lahat ng commanders ng kapulisan na paigtingin ang kampanya kontra illegal na isabong operations na patuloy pa rin ang operasyon sa kabila ng pagsususpindi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De Leon, base sa kautosan ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr., hulihin ang mga online sabong websites na illegal na nag-ooperate hanggang sa ngayon. At dahil mainit sa mata ng mga otoridad ang mga operators ng sabong, minarapat na rin ni Gretchen na magpahinga sa kaniyang social media dahil apektado rito ang negosyo nila ni Atong Ang. O mga ka-showbiz peeps, na gustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.